Alas 3 ng hapon, naabutan namin sina Sunny Ibarrientos na nakakarga ng cardboard box sa pinapasukan niyang pabrika ng karton sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ang huli niyang pagkakataong dagdagan ng iuuwing kita sa pamilya, hindi mapupornada. Dahil 3,800 kilograms lang ang kapasidad ng dala niyang truck, hindi ito saklaw ng truck van sa Maynila. Hindi rin siya tatawid ng Maynila dahil mula Quezon City, diretso silang Angeles, Pampanga. Tulad na maraming truck driver, kada biyahe ang bayad kay Sunny. Per biyahe po kami rito sa kumpanya. Sa amin po, unang biyahe po namin nasa 210. Pangalawa, 220. Pangatlo, 220 plus 50. Ano naman yung 50? Yun po yung pinakadagdag na ano, na sa biyahe po. Para mas malaki ang kita, kailangan damihan ang biyahe. At para makarami sa biyahe, kailangan mabilis ang bawat lakad. Kasi marami yung truck, pauna po sa ano, sa kumpanya. Kung sino po yung mauna, siya po yung unang kargahan sa amin. Paunahan? Paunahan po. So kailangan mabilis ka rin makabalik para ikaw yung una sa pagkarga? Oo. Eh pag matagal ka sa biyahe, anong pwede mangyari? Maunahan ka ng iba. Tapos yung mga malapit na biyahe, mapupunta po sa kanila. Yung malayo, mapunta po sa'yo. 5 taon nang nagmamaneho ng truck si Sunny. Kwento niya sa akin sa aming biyahe, sa una niyang 6 na buwan sa ibang kumpanya, mga 10-wheeler truck ang hawak niya. Pero dahil lagi siyang nadidiskaril ng truck van, apektado ang kita niya. Mas mahirap po kasi pag truck van yung dala mo na truck. Kasi hindi ka makakarami ng biyahe. Pero pag hindi po truck van, kahit saan po, basta hindi lang kuding makakabiyahe po. Pero paliwanag sa akin ni Sunny, hindi natatapos sa truck van ang pang-araw-araw na pagsubok ng isang truck driver. Ngayon, paaalis tayo alas 3:30 ng hapon. Hindi natin masasapo yung truck van. Itong sinasakyan nating truck ay papunta saan? Pampanga po. Angeles, Pampanga. Angeles, Pampanga. So lumalabas na sa ilang oras to? Depende mamaya sa takbo. Mm-hmm. Mga 3. 3 oras? Kung hindi matraffic. Wala pang alas 5 na umaga, sunod-sunod na ang pagdating ng mga pasahero ng MRT sa North Avenue Station. Ngayong araw kasi, mas maaga at mas pinahaba na ang operasyon ng MRT. Saan yung nalaman? Sa TV po. So, pabor ka ba na pinagustan siya na mas maaga? Opo. Bakit? Eh, syempre para mas maaga yung biyahe namin. Hindi na matraffic. Mas okay. Paano na po sa mga mas maaga pa po yung pasok? Para makasakay po sila agad ng porter. Hindi na po sila abot ng rush hour. Mula ngayong February 24 hanggang March 7, magbubukas ang North Avenue Station ng alas 4:30 ng umaga at magsasara ng alas 10:30 ng gabi. Bukas naman ang Taft Avenue Station mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10:30 ng gabi. At magmula March 10 hanggang March 21 naman, alas 4:30 ng umaga hanggang alas 10:30 ng gabi bukas ang North Avenue Station. Samantalang alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi naman ang biyahe mula sa Taft Avenue Station. Pinaaga man ang operasyon bago mag alas 6 ng umaga kanina, mahaba pa rin ang pila sa istasyon. Kaya napapanahon na raw ang planong pagbili ng Department of Transportation and Communication o DOTC ng mga bagong tren ng MRT, lalo na't inaasahang bibigat ang daloy ng trapiko dahil sa kabi-kabilang road construction at repair. At tila umaayo naman sa pangangailangan ng karagdagang tren ang pagkakadismiss ng Makati RTC sa petisyon ng Metro Rail Transit Corporation o MRTC na humahalang sa pagbili ng 48 karagdagang tren sa nanalong bidder mula sa China na Dalian Locomotive and Rolling Stock Company. Ang kontrata nagkakahalaga ng 3.8 bilyon pesos. Kapag nasimulang ma-deliver ang mga bagong tren, masiiksi na lang daw ang paghihintay ng mga pasahero sa parating na tren. Mula 3 minuto ngayon, aabuti na lang daw ng 2.5 minutong pagitan ang pagdating ng mga tren. Bukod sa operasyon ng mga tren, pinag-uusapan din ngayon ang panukalang gawing 4 beses sa 1 linggo na lang ang pasok sa eskwela ng 20 paaralan sa Metro Manila na maaapektuhan ng mga proyekto ng DPWH. Pero ang Department of Education, malamig ang tugon dito. Klarong-klaro po na hindi po ito ipatutupad sa lahat ng paaralan. To Congress, the legislation that will address this colorum operation. PR Canghel, GMAU. Ngayon ang MMDA at DPWH sa Skyway 3 project na inaasahang magpapabigat ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ang proyektong yan, isa pa sa mga inaasahang susubok sa pasensya ng mga commuter at motorista sa mga susunod na buwan. Narito po ang report.
Kaliwat kanan, may bumubusina. Swerte ka kung sakay ka ng the aircon na sasakyan. Kung hindi, magtiis sa tumatagaktak na pawis at nanonood na usok at alikabok. Yan ang araw-araw na tagpong sinusoong ng mga commuter at motorista sa Metro Manila. Ang kalaban, ang katakot-takot na traffic. Kaya naman sa unang quarter ng taong ito, kabi-kabilang infrastructure projects ang sinimula ng gobyerno para maibsan ang problema sa trapiko. Enero pa lang, sinimula na ang repair, strengthening at asphalt overlay ng Magallanes Interchange sa Makati. Kasabay nito ang construction ng NAIA Expressway Phase 2. Ang parehong proyekto, inaasahang matatapos magsapit ng Oktubre taong 2015. Hunyo naman ngayong taon, inaasahang matapos ang rehabilitation at pagpapaganda ng South Superhighway mula Magallanes hanggang Buendia sa Makati. Nitong Enero rin lang, sinimula na ang construction ng NLEX, S-LEX Link Connector Road, ang 13.5-kilometer elevated expressway na magdurugtong sa NLEX at S-LEX. Ang proyektong ito, inaasahang matatapos mahigit 3 taon mula ngayon. 2017 din inaasahang matatapos ang kasisimula pa lang na construction ng Skyway 3. Apektado ng mga nasabing proyekto ang 7 lungsod sa Metro Manila. Kabilang ang Caloocan, Makati, Maynila, Paranaque, Pasay, Quezon City at San Juan. Apektado rin ng mga proyektong ito ang Osmeña Highway, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, A. Bonifacio, EDSA at C3. Ang mga motorista, inabisuhan ang dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa gitna ng sunod-sunod na road repairs, iba yung pasensya ang hiling ng palasyo mula sa publiko. Ang parandali ang sakripisyong ito, pang matagal ang ginhawa naman. Kailangan pong pag-usapan sa amin na po ito kung paano po makukompensate yung lost hours because of what we have been saying that 180 of the 201 school calendar days in case of school year 2013 to 2014, there should be contact time during those periods. Bukod dyan, may 6 pang mga universidad na apektado rin ng Skyway Stage 3 project at 2 pang mga universidad na apektado naman ng mga isinasagawang konstruksyon sa kalye. Kaya maging ang Commission on Higher Education or CHED, pinag-aaralan din ang mungkahing ito. Hindi po madaling mag-arrange yung pong 18 unit or 18 hours per week or 18 unit per semester rather po, ay meron po yung equivalent sa contact time every week. So hindi po siya madali from 5 days to 4 days. Binusisi rin ang panukalang pagbukas sa mga private subdivision para gawing alternatibong ruta dahil sa road projects. Mungkahi naman ng LTFRB, mas mahigpit na mga polisiya sa mga bus at jeep para mabawasan ang kolorum ng mga sasakyan. We will recommend...